Kinilala at itinalaga bilang ganap ng mga bagong master guide ang 33 trainee ng Lipa Seventh-day Adventist Pathfinder Club. Sa investiture ceremony na idinaos sa Lipa Central Seventh-day Adventist Church, ito ay matapos nilang pinagdaanan ng halos isang taong pagsasanay na bahagi ng Pathfinder Program at ngayon ay inaasahang gagampanan nila ang mga tungkulin at paglilingkod bilang mga master guide. Ang kanilang matagumpay at nagpapatuloy na Pathfinder Ministry, balitang may pag-asa ni Cherry Pabyala. Ang pagiging master guide ang isa sa pinakamataas na ginagawad sa mga Adventista bilang mga leader dahil ito ay pundasyon sa pamumuno sa ministeryo ng mga kabataan. 33 mga bagong master guide ang na-invest mula sa Lipa Seventh-day Adventist Pathfinder Club na ginanap dito sa Lipa Center Church na may tema, Carry On. Maligayang nakatapos ng humigit-kumulang isang taong pagsasanay, pagharap sa iba't ibang gawaing kaakibat ng Master Guide Curriculum at matagumpay na evaluation ay sa wakas, idineklara na ang mga Master Guide trainees bilang ganap na Master Guides sa pamamagitan ng Investiture Ceremony na pinangisiwaan ng South Central Luzon Conference Youth Director na si Master Guide Pastor Zaldi P. Estrada bilang Investing Officer. Ang kahalagahan ng Pathfindering Ministry sa church ay naghahati dito ng magandang pagtanaw ng mga kabataan, mga kapatid tungkol sa paglilingkod. At ang Master Guide is the highest level ng leadership training ng Pathfindering. Kaya ito ay ini-invest. Bagamat ang ilang mga programa at aktibidades ay kasabay ng pandemya, hindi ito naging hadlang upang matulungan ang mga trainees sa kanilang training via physical at online. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Siya ay gumagawa ng paraan upang ang mga kabataan ay mahasa sa mga ganitong gawain at mahubog sa paglilingkod. When God called me to be a master guide, hindi ko po alam noon kung magagampanan ko ba yung tungkulin ko. Pero nung nasa training na ako, doon ko na-realize na really, God is directing my path. Madami pong nabago sa akin spiritually sa training na ito. Kung dati po ay pahiyahiyain ako, ngayon ay wala nang hiyahiya sa gawain ng Panginoon. And with this training po, I've overcome my weaknesses and I've been exposed to various activities na nakapagpalabas sa akin sa aking comfort zone. Ang mga bagong master guides ay kabilang sa iba't ibang lokal na simbahan mula sa distrito ng Lipa. Hindi lamang kabataan ang nakisangkot, maging ang mga leader ng simbahan ay nakalahok sa pagsasanay na ito. Katulad ng kanilang temang Carry On na may kahulugang magpatuloy, sila ay nagtatalaga na masusundan at ipagpapatuloy ang kanilang nasimulan kasabay ang hamon bilang isang ganap na master guide. Ang may papayo ko lamang sa ating mga bagong master guides ay sila ay magpatuloy sa kanilang sinimulan upang lalo silang mga maging epektibo na mga leader ng bawat iglesia. Dalangin natin na magpatuloy ang Pathfindering program ng ating iglesia upang maihanda ang ating mga kabataan sa lahat ng larangan at pinakamataas na paglilingkod. Ang sabi sa Ecclesiastes 9 verse 10, anuman ang masumpungang gawin ng inyong mga kamay, gawin mo ng buong lakas. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Cherry Vergara Fabiala, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.